Hello guys! So welcome here again to my channel. Medyo matagal-tagal akong di nakapag-upload kasi minsan na lang tayo makapaggala. Pero for today's video, andito ako sa Basseterre, sa St. Kitts, and magtatry ako for excursion. Ang gusto kong puntahan dito is yung Timothy Hill na nag-separate ng Atlantic Ocean saka Caribbean Sea. So, very famous to sa St. Kitts. So, kailangan mapuntahan ko to. So, Basseterre is the capital of Caribbean island of St. Kitts and Nevis. So, let's go. Tara na, dahil sobrang init. Tutur ko kayo dito sa Basseterre. So, chika ko lang pala guys, sobrang init dito, as in sobra. So, kung lalabas kayo, kailangan meron kayong extra shirt, meron kayong tubig, meron kang... Basta, kailangan lagi kayong handa kasi sobrang init. So, ito na pala. Pagbaba nyo ng port, marami dun mag-alok sa inyo ng mga for travel. Pwede kayong mag-taxi, pwede kayong ganito, parang ano siya, jeep siya. Tapos, may mga nag-offer doon na for different prices. Pwede din kayong mag-private. Kunwari, dalawa lang kayo. Pero, syempre, mas mahal. Meron naman doon na pag nag-book kayo sa kanila ng tour, maghihintay lang kayo kasi para mag-iipon sila ng pasahero. So, kami, nag-ipon na lang kami ng pasahero kasi para mas makatipid. So, ang bayad namin dito is $25. USD yung ginagamit nila dito. And then, yung inclusion niya is may mga stopover kami, pero ang main point ko dito is yung Timothy Hill. Yun talaga yung gusto kong mapuntahan. So, yun. $25 siya, pero merong $20. Depende. Depende kung anong oras. Kasi, syempre, pag umaga, medyo naghahabol siguro sa sakota. So, yun nga, maraming kayong pagpipili ang tour kasi may mga beaches dito. As in, alam nyo guys, dito sa Caribbean, sobra talagang ganda ng mga beach dito. As in, sobra. Sobrang linis. Grabe, itong nakikita nyo na to, iba to sa personal. Actually, maganda siya sa video, maganda siya sa picture, pero iba pag nandiyan ka. Kung kaya nyo talaga, pumunta kayo dito sa Caribbean, sobrang ganda. Sobrang linis. As in, wala akong masabi. Yung itsura ng place dito is parang Pinas lang. Bahay, tindahan, beach, yan. Halos pareho lang. Pero, para sa akin, natutuwa talaga ako dito sa mga beaches dito sa Caribbean. Pero, sobrang init. As in, sobra talaga. Pero, ang kinaibahan lang dito is medyo mahal yung bilihin dito. From food, souvenirs, ganyan, ganito, ganyan. Medyo namamahalan ako. Di lang dahil sa USD yung currency nila, medyo mahal din talaga siya. Okay, so, nandito tayo ngayon sa may Old Road Drum. Isa to sa inclusion ng ating trip. Kasi yung iba sightseeing lang at medyo hindi ko siya na-videohan. Pero ito, bi-videohan ko to kasi stopover to eh. Ayun, ito tayo sa Old Road Drum Museum kung saan papakita dito or makikita natin kung paano nila ginagawa yung ram and paano nila minamarket. Sana ma-elaborate ko ng maayos. And ito pala, may kasamang drinks yung ano, yung tour namin. Only siya. Only drinks. Only alcohol. Only juice. Lahat. Go for the go. Kaya may talagang sulit na din yung trip na to. So every stopover meron kayong allotted na minutes, so dito 20 minutes lang. Kaya only picture ka na, only video, so let's go. So guys, ito palang Old Road Rum na to. Is ito yung pinakamatagal na rum distributor sa Caribbean, dito sa may Basseterre. So, nag-start sila noong 1681. And hanggang ngayon, talagang mabenta pa rin yung rum nila.
Which is ini-age nila yung RAM nila ng 12 years. So imagine mo yun. Titisin mong wag inumin yung RAM na yun. I-age mo talaga siya. Ano kayang lasa? So, check natin. Let's go, let's go. Ang ganda nito. Parang forest. Nakaka-relax yung place kasi lahat green. Ang ganda. Yung ito parang nagagandahan ako. Tara, ikutin natin yung lugar. Okay. Ayun, papasok tayo dun, guys. Saan ba entrance? Excuse me. Pasok na tayo pero to turn off ko yung audio kasi makaka-copyright na naman ako, guys. So ito yung RAM. Sabi nila dito, hindi daw nila to nilalagyan ng food coloring. Sugar lang talaga. O, diba? Parang ano, pure na pure. So may pa t-shirt pa. 1681 siya, dai. Sister, what is this? I love this one. This is some stuff that we found. Huh? These are some stuff that we found outside. Uh-huh. Yeah, this one, this is a shop that came from our Poinciana tree that we have outside. This is a plant, no? It's a tree. Okay. It's a tree. Yeah, it's a Poinciana. This is cotton? Yes, cotton. You guys ready today? It's outside on the next side. Okay. This, it came from our Sandbag Street. And huh? Sandbag Street. Sandbag Street. It's by the tree. Okay. And sometimes they will bust open up, like bust open up. And we could use them as jewelries, like necklace and bracelet. And this used to be the hard shoes then. These are some bottles that we have. We also have some century, 16th century. 16th century? Yeah. No one could get into our shoes. And this is the goose that we call iron. The iron. Yeah. And we sell a lot. And this is our founder's boxes and kettles and the kind that they use to pour water into. Are you good? Are you sure? Back in the days, they used it as another place. Yeah. And this is the sugar cane that grew here. And this is also the elephant ears. The elephant ears. Uh-huh. So how much is this one? This little ring that we have here. $69 for the large one. The small one, $50. $12 this one. 12 years. Il veut pas aller jusqu'au bout.
Non mais c'est possible. Parce que moi, si il joue en retard 2 heures, je suis bon. Ito pala yung panoramic view. And ito na yung Timothy Hill na nagdi-divide nga. So, kailangan mabilisan talaga yung picturean dito kasi konti lang yung allotted time na binibigay sa inyo. So, kailangan talaga sulit na sulit. Sobrang ganda, guys. Ang ganda ng view na to. Lalo na sa personal. Sana mapunta nyo. So, yun lang. Thank you for watching!